Noon, may mag-asawang nangarap magkaroon ng anak. Doon sa likod ng kanilang bahay, sa bintana, ay nakikita ang isang magandang hardin na puno ng gulay at bulaklak. Ngunit mayroong mataas na pader na nakapaligid dito at walang kahit sino man nagbalak na akyatin ito dahil pagmamay-ari ito ng isang kinakatakutan na mangkukulam. Isang araw, may nakita ang asawang babae sa bintana at sa kanyang pagtingin, ito pala ay puno ng pinakamagandang rampyon. Napakasariwaw at napakaberde nito, kaya sinimulan niyang hilingin ang mga ito. Nagpatuloy ito ng ilang mga araw. Nang napagtanto niya na hindi niya ito makukuha, siya ay namutla at naging miserable. Nakita ito ng kanyang asawa at tinanong ito, "Anong problema aking asawa?" "Ah," sagot niya, "Mamatay ako kapag hindi ako nakakain ng rampyon na iyon na tumutubo sa likod ng bahay natin." Sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, naisip niya sa sarili niya na imbis na mawala ang asawa ko sa akin, kukuha ako ng rampyon sa kahit anong paraan. Kaya pagdating ng takip silim, inakit niya ang pader ng mangkukulam at kumuha ng mga rampyon at dinala ito sa kanyang asawa. Gumawa siya ng salad at kumain ng kayligaya. Dahil sa sobrang sarap nito, mas dinais niya pa ito ng higit pa. Para siya ay matahimik, pinakuha niya ang kanyang asawa muli sa kabila ng pader. Sa pagdating ng takip silim, habang siya ay umaakyat, nakita niya ang mangkukulam na nakatayo at natakot. Sumigaw ng galit ang mangkukulam, "Ang lakas ng loob mong akyatin ang pader ko at nakawin ang mga rampyon! Mananagot ka!" "Ah!" sagot niya, "Maawa kayo sa akin! Ginawa ko lamang ito para sa aking asawa! Ikamamatay niya ito kapag hindi ako nakakuha ng rampyon para makain niya!" Sinabi ng mangkukulam, "Kumuha ka ng kahit gaano karaming rampyon na gusto mo, sa isang kondisyon. Mapapasa akin ng anak ninyo kapag ito ay isinilang. Aalagaan ko ito tulad ng isang ina." Sa kanyang pagkabalisa, ipinangako niya ito. At nang naisilang na ang kanilang anak, nagpakita na ang mangkukulam. Binigyan niya ng ngalan na Rapunzel ang sanggol at kinuha ito sa kanila. Si Rapunzel ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, ikinulong siya ng mangkukulam sa loob ng tore sa kalagitnaan ng gubat. Wala itong hagdanan o mga pinto, isang maliit na bintana lamang. Kapag nais makaakyat ng mangkukulam, sisigaw lamang ito sa ibaba ng, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" Napakahaba ng buhok ni Rapunzel na kumikinang na parang ginto. Kapag narinig niya ang boses nito, tatanggalin niya ang tirintas at ibababa ang buhok sa tore. At aakyatin ito ng mangkukulam. Nang lumipas ang ilang mga taon, napadaan ang anak ng hari sa kagubatan. Pinuntahan niya ang tore at narinig niya ang napakagandang boses mula rito. Boses ni Rapunzel na nagpapalipas lamang ng oras ng kanyang kalungkutan. Ninais ng prinsipe na akyatin ang tore at hinanap ang pinto at hagdanan, ngunit hindi niya ito makita. Kaya umuwi ito at hindi niya nakalimutan ang kanyang narinig. Araw-araw siya pumupunta ng gubat para lamang marinig ito. Isang araw sa ilalim ng puno, nakita niyang umakyat ang mangkukulam at narinig ang mga salitang, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" Nakita niyang ibinababa ni Rapunzel ang kanyang buhok at nakita niyang umaakyat ang mangkukulam dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Aakyatin ko iyon at susubukan ko ang aking kapalaran." Kinabukasan, pumunta siya uli dito at sumigaw ng, "Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok!" At ibinaba niya ang kanyang buhok. Inakyat ito ng prinsipe. Natakot si Rapunzel nang nakita niya na isang lalaki ang umakyat sa kanyang buhok dahil wala pa siya nakikilalang ibang tao. Ngunit pinuri ng prinsipe si Rapunzel sa kanyang pagkanta at hindi mapapakali hanggat hindi niya nakikita kung sino man ang kumanta nito. Nakalimutan ni Rapunzel ang kanyang takot
At nang tinanong siya ng prinsipe na maging asawa nito, nakita niya na siya ay bata at matipuno. Inisip niya sa sarili niya, siguradong mas gugustuhin ko siya kaysa kay Inang Gotel. At inabot niya ang kanyang kamay sa prinsipe. Sabi niya, kusang loob akong sasama sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Kada dalaw mo, magdala ka ng lubid na gawa sa sutla at gagawin ko itong hagdanan. At kapag handa na ako, bababa na ako sa tore na ito at maaari mo na akong isama sa iyong kabayo. Nagpasya sila na magkita tuwing gabi. Dahil sa umaga, nagkikita sila ng mangkukulam. Walang alam ang mangkukulam sa lahat ng pangyayari. Nang hindi sinasadya, nasabi ni Rapunzel na, Inang Gotel, bakit napakabagal ng iyong pag-akyat at parating na ang prinsipe ng ilang saglit lamang? Masamang bata! Sigaw ng mangkukulam. Ano itong naririnig ko? Akala ko na itago na kita sa mundo, ngunit pinagtaksilan mo ko? Sa kanyang galit, sinugod niya si Rapunzel at pinaghahampas ito ng ilang ulit at kumuha ng panggupit at ginupitan ng kanyang buhok. At sa kanyang galit, dinala niya si Rapunzel sa isang disyerto kung saan siya ay nanirahan ng malungkot at miserable. Sa parehas na araw na iyon, bumalik siya sa tore kinagabihan at ginamit niya ang naputol na buhok ni Rapunzel. Dumating ang prinsipe at sumigaw, Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok. Binaba niya ang buhok na ito at sa kanyang pag-akyat, hindi niya nakita si Rapunzel, ngunit ang mangkukulam na tinitingnan siya ng masama. Aha! Sigaw nito. Gusto mong makita ang iyong minamahal, ngunit wala siya rito. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Napuno ng kalungkutan ng prinsipe at sinubukan nitong tumakas sa tore. Nakatakas ito, ngunit nabulag ito sa kanyang pagbaksak. At gumala ito sa kagubatan ng halos walang makain kung hindi mga ugat at bunga. Wala itong magawa kung hindi malungkot at umiyak sa pagkawala ng kanyang minamahal. Ilang taon siyang gumala sa kagubatan. Nang sa wakas, nakarating siya sa isang disyertong lugar kung saan nakatira si Rapunzel. Noong una, narinig niya ang boses na pamilyar sa kanya. At nang palapit na ito sa kanya, bumagsak siya sa lupa at naiyak. Nang nakita ito ni Rapunzel, hinawakan niya ang mukha ng prinsipe at gumaling ang mga mata nito. Nakakita na siyang muli. Dinala niya ito sa kanyang kaharian at namuhay sila ng puno ng saya at ligaya.